Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Masdan mo, Diyos, ang lingkod mo na nagbabalik loob sa iyo. Bagamat di marapat ay dumudulog sa'yo upang makamta ng awa mo. Ang diwa ko'y naninimdim kung malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawala'y sa'yo. Kailan ko pa kayo matitigman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Sabado, sa ikatlong linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon. Ito'y misa ng pagpapagaling na susundan ng liturhiya na may pagbabasbas ng tubig. Kasama ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang sa 40 araw na paghahanda sa pagkabuhay at sa pakikinabang namin sa salusalong banal ng paghahaing ipinagkamit namin ng katubusan, ikagalak nawa namin ang dulot nitong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Halik kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nananakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng dalawang araw ay mapalalakas niya tayo uli, at sa ikatlong araw tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilig. Hali kayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip na handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, katapatan ang naisin kalakip ng paghahain. Katapatan ang naisin, kalakip ang paghahain. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Hindi mo nanais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka na nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, na karapat dapat, ay ang pagpapakumbaba't pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, o Diyos, ang Siyon. Yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon, ang handog na haing dala sa dambana, turong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Kalakip ng paghahain. Magsitayo po ang lahat. Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng puong mahal, huwag na ninyong adlangan ang pagsasakatuparan ng mitiyat kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa namay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, "O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo, pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita."
Samantala, hindi man lamang makatingin sa langit ang publikano na nakatayo sa malayo, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana at gayon din sa mga patuloy na nakakaisa natin sa pamamagitan ng live streaming. Bakit po kayo naririto? Sabi ng mabuting balita, actually po'y pwede akong hindi na maghumiliya. Kaliwanag eh. Sabi ng mabuting balita, sinabi ni Jesus ang talinhaga sa mga taong ang tingin sa sarili ay mas magaling sila kaysa sa iba. Bakit kayo naririto? Kung iniisip ninyong mapalad tayo dahil tayo'y naririto, hindi katulad ng ibang hindi makapunta dito, o hindi katulad ng inyong kapitbahay na hindi malamang nakakaisip sumimba, walang biyaya kayong kakamtan ngayong umagang ito. Kung iniisip nating mas mapalad tayo dahil tayo nakakasimba dito, hindi katulad ng ating mga kapatid na walang pakialam sa pagsimba, walang saysay ang inyong pagpunta dito. Sa mabuting balita, ibinibigay sa atin ang kwento ng isang Pariseo at isang publikano. Mga taong magkaiba ang turing sa sarili. Ang mga Pariseo itinuturing na sila'y mapapalad, sila ang marurunong, sila ang magagaling. Ang mga publikano, ito yung mga kilalang mga makasalanan sa lipunan. Pero parehas silang nagpunta sa templo. Bakit kayo naririto? Ang mas malalim na tanong, sino kayo sa pagpunta dito? Baka po ang iniisip ng iba sa atin ay, ako'y magiging banal, ako'y magiging mabait pagka ako'y nakasimba dito. Hindi ho yun totoo. Dahil pag-uwi nyo naman mamaya, magagalitin pa din kayo. Matataray pa din kayo. Madadamot pa rin tayo. Chismosa pa rin tayo. Akala ninyo ay kayo na ang pinakamabait at tayo ang pinakabanal pagkatapos ng misang ito? Mali! Pero anong maganda? Naririto tayo. Makasalanan ka at hindi, parehas tayong naririto sa bahay ng Diyos. Baka inaakala ninyong kayo lang makasalanan. Ako rin. Bago nga nag-misi ako, may napagalitan pang tatlong aking magdidilig. Ay, galit din si Father eh. Pero bakit tayo naririto? Dahil ang bahay ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos ay para sa makasalanan at hindi. Eh kung may checker tayo diyan na ang makakapasok lamang ay yung mababait, ay si di walang tao dito? Wala rin parang nagmimisa. Pero yun ang kabutihan ng Diyos. Yung sa kabila ng iyong pagbagsak at kasalanan, binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos at ng simbahan na makalapit pa rin sa Kanya. Ang masama nito'y naririto tayong magkakatabi
Tumingin ho kayo sa inyong katabi. Kilalaganin nyo lahat yan. Dagi hindi. Eto nyo mamaya pagka nag-peace video kayo at may pagtango-tango pa rin kayo sa lahat. Gaano kayo kapaplastik? Ay samantala nung umupo dyan sa inyong tabi, ako ikap matandang aris, sumiksik pa din eh. Pero mamaya peace be with you po, peace be with you po. Katotohanan ng simbahan, tulad ng sabi ni Papa Francisco, ang simbahan ay isang napakalaking ospital. Dahil lahat tayo may sakit. Akala ninyo yan lamang mga nasa wheelchair ang may sakit? Hindi. Itong healing mass na ito hindi para lamang sa mga may sakit sa pangangatawan. Paano yung sakit sa iyong kalooban, yung sa kasamaan ng iyong ugali, yan ay sakit. Yung iyong pagiging marites, yan ay sakit. Yung iyong pagiging magagalitin at bungangera, sakit iyan. Dahil lahat ng nakapagpapadumi sa atin ay maituturing na sakit. At yun ang inilalapit natin sa mga banal na misang para sa pagpapagaling. Kaya huwag niyong isiping yung mga inuubo at may mga kanser lamang ang misang ito. Hindi. Ito'y para sa lahat sa atin. Dahil lahat tayo may sakit. Tulad ng mga nasa mabuting balita, may sakit parehas ito. Yun nga lamang, yung isa may sakit na mayabang pa. Yun ang nakakatakot. Yung nagdadasal ka dito habang ipinagyayabang mo kung anong meron ka. Panginoon, ako po'y malaki ang ibinibigay. Ako nga po'y 1,000 ang ihuhulog mamaya sa buslo. Ay ano naman? Kung yun ay pagmamalaki lamang at pagmamayabang, walang saysay ang lahat ng iyon. Naririto tayo lahat sa simbahan. Samantalang minamata mo ang mga taong nakapaligid, ang pagkasama ng sandalyas na rin katabi kong ari. Pero nasa simbahan tayo. Pero mga minamahal, tandaan po ninyo na tayong lahat ay palaging welcome sa awa ng Diyos. Yun ang maganda sa Diyos. Hindi niya tinitingnan kung marami kang kasalanan o kaunti lang ang kasalanan mo. Hindi. Ang mahalaga sa Kanya ay lumapit ka ba sa Kanya? Humingi ka ba ng tawad? At anong tugon natin? Abe, di yun tayo bumait ng kaunti. Ngayon ay Kwaresma. Mangilin tayo. Gawin niyong kakaiba ang mga mahal na araw na ito na hindi katulad ng ibang mga mahal na araw. Baka pagkatapos ng mahal na araw na ito, balik na uli kayo sa dating gawain. Bawasan ng kaunti. Bawasan ng katarayan. Pahabain ang pag-unawa. Palalimin ang pagpapatawad. Kung dati-dati kayo nakikipag-chismisan ng 3 beses isang araw, gawin nyo lamang 2. At least nabawasan. Bumait dapat ng kaunti. Ay baka nga simba tayo ng simba dito. Hindi mo naman mapatawad ang iyong kapatid. 30 taon mo nang hindi kinakausap. Tapos pag binilikan mo, bakit ka galit? Hindi mo nga alam kung bakit ka galit. Basta ikay galit. Mga minamahal, kung paanong naglakas loob tayong makadulog sa Diyos ngayon, makasalanan man tayo't hindi, magagalitin man tayo't hindi, pero lahat tayo naririto. Hindi dahil sa gusto natin, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos. Paalaala sa atin ang Aral Batanggenyo, ang lokal na katisismo dito sa Batangas, number 324. Pag-ingatan ninyo na kayong lahat ay gumawa ng mga kabalbalan at mga kasalanan. Paalaala yun sa atin at paalaala yun ng Panginoon. Sa kabila ng ating ginagawa, lumapit sa Kanya at pagsumikapan na baguhin ang sarili. Kahit kaunti. Kaunti lang po mga kapatid. Mga minamahal, kaunting pagpapalawak ng pangunawa, kaunting pagpapalalim ng pagmamahal. Baka po hinihingi ninyo sa misang ito na tanggalin ang inyong problema, baywag.
Yan ang mga magpapalalim ng inyong pangunawa. Ay pagka-dinasal ninyong Panginoon, alisin niyo po ang aking mga problema. Ay di, namatay lahat ang inyong kapitbahay. Ay di, nangubos lahat ang inyong mga kapamilya. Ang dasalin natin ay pahabain ang ating pagmamahal. Palalimin tayo sa pagpapatawad. Palaguin tayo sa pangunawa. At yun ang ating hilingin sa banal na misang ito, mga minamahal, kay Jesus, na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Ibulong niyo po sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagpakumbabang puso upang sa kabila ng aking kasalanan at pagbagsak, ako'y patuloy na makalapit sa iyo. Ako'y patuloy na makadulog sa iyo sapagkat ang iyong awa ay laging bukas sa aking makasalanan, sa aking mga kahinaan, sa aking mga pagbagsak. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong kagandahang loob, dinalisay mo kami upang sa iyo'y makadulog. Sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahandog, maihain nawa namin ang iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo'y aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manata po may kapat, manalang iyong pangalan, manalang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Inarakila ng lahat ang
na parito mong anak na siyang nagmulat sa ulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo.
Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin. Kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapayarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoon, nabukal ng awa ang iyong haba. Ilawit sa akin, Panginoon, huwag ako at
sa puso mo, ako'y tanghalin. Anong lakas kaya ang maglalayo sa akin sa'yo pagsayo? Libong dusa ay mamatamisin ko pa, wag lamang mawalay sa iyo. Kamatayan may aking tatanggapin kung siyang nagdudulot ng langit sa akin. Anong lakas kaya ang maglalayo sa akin sa'yo pagsayo? Libong dusa ay mamatamisin ko pa, wag lamang mawalay sa iyo. Kamatayan may aking tatanggapin kung siyang magdudulot ng langit sa akin.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalong lagi sa banal na pakikinabang, mapangatawa na nawa namin ang wagas na ginagampanan sa aming pagsasaloob ng lagi mong ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ilan pong mga paalaala, una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana. Mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Nagpapatuloy ang ating araw-araw na pagpapakumpisal tuwing Lunes hanggang Sabado, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at alas 3 hanggang alas 5 ng hapon sa ating Chapel of Reconciliation. Wala pong kumpisal ng Sabado ng hapon at araw ng Linggo. Gayun din naman, kayo inaanyayahan tuwing Biyernes alas 3 ng hapon para sa ating Estasyon ng Cruz. Ang mga aklat dasalan ay available sa ating mga tindahan. At sa darating pong May 25, birthday ni Santo Padre Pio, magkakaroon tayo ng isang car raffle program. Ito po'y tulong natin sa ating mga scholars sa halagang 500 na mabibili ninyo sa ating pamisahan, sa opisina, sa main store at dito po malapit dyan sa ating grand prize na rin sa may gilid. Kayo po ay makakatulong na, makakatulong pa kayo sa pagganap ng pangarap ng mga. Gayun din po, kami ay nagpapasalamat sa mga sumuporta at nakaisa sa ating lakbay parokya kahapon. Maraming salamat sa inyo, yung ating makukuha sa ating lakbay parokya ay pandagdag sa ating ipagpapagawa ng ating extension.
At ngayon pong darating na Webes, ikadalawamput-tatlo ng buwan, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio, ang mga oras ng Healing Mass, alas 9 ng umaga, may liturhiya ng pagpapagaling na may pagpapahid ng langis sa pangunguna ng ating mahal na Arsobispo Gilbert Garcera, at meron din sa alas 5 ng hapon, pangungunahan naman ito ng Obispo ng Novaliches, ang Lubhang Kagalang-galang Roberto Gaa. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Pagkatapos ng ating banal na misa, kami maghahanda lamang sa pagpasok ng relikya, isusunod na agad natin ang liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng tubig. Doon din gagawin ang pagbabasbas ng mga religious articles. Kung kayo po'y nagnanais mag-alay ng rosas kay Padre Pio, puti para sa pasasalamat at pula para sa kahilingan, mayroon po tayong mga available pang roses. Iaalay natin iyan mamaya pagkatapos ng ating liturhiya ng pagpapagaling. Sa ngalan ni Father Oka, kami nagpapasalamat. Humihingi sa inyo ng tulong at nagaanyayang makiisa kayo sa mga gawain sa pambansang Dambana. Ang ating sunod na misa, alas 12 ng tanghali, inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang, lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa at sikaping mahalin ng Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Magsipo muna po ang lahat. Ang lahat. O di munitai ang buhay ng banal ng sampari kay Kristong lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namalas sa kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa. Kaya't sa kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nalama. Padre Pio ng Petrina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin umasa at huwag mangamba
ang lagi mo paalaala. Padre Pio ng Petrechina, tulungan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaayaang buhay namin sa ating Diyos Ama. Hindi niyo po kailangang umalis sa inyong upuan. Ang mga ministro po ay pupunta dyan. Lagyan niyo po ng daan para sa pagbabasbas ng tubig mamaya. Simulan natin ang ating liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng tubig. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Heso Kristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Tayo pong lahat para sa panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghen banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas para sa mga may sakit, makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming mga kahinaan. Tunghayan mo po ng mahikagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan. At kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gagawin po natin ngayon ang pagbabasbas ng relikya ni Santo Padre Pio. Alalahanin ninyo ang inyong mga mahal sa buhay, gayon din ang inyong mga kahilingan at ang inyong mga karamdaman na inihihingi ng kagalingan sa Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo po kaming iyong mga lingkod na ngayon ay dumudulog sa iyo. Pamalagiin mo kaming malakas ang katawan, maliwanag ang kaisipan, malayo sa lahat ng kapahamakan. At kung iyo pong kalooban, kami iyong pagalingin sa aming mga karamdaman. Sa pamamagitan ng panalangin ni Santo Padre Pio na ngayon aming hinihingi ang pagbasbas mula sa iyo. Sa pamamagitan ng aming patrong Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Panginoon sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama,
ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Dadasalin natin ang panalangin ng pagbabasbas para sa mga gamit sa pananalangin. Inyong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin nyo rin ang mga taong nais nyong ipanalangin para sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil, mga bulaklak na rosas na aming iaalay. Ang lahat na itong nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Maraming salamat po sa inyong lahat at kay muli naming inaanyayahan. Tuwing 23 ng buwan, katulad sa isang linggo sa Webes, yun po ang araw ng pagpapagaling na may pagpapahid ng langis, alas 9 at alas 5 ng hapon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Pwede na po natin ngayong ialay ang mga bulaklak. Marami po tayong lalagyan dito sa harap habang inaawit natin ang awit para kay Padre Pio. Kristo po yun eh, na lang ibinigay sa'yo ng iyong butihing magulang. Tanging pangarap mo'y ang makapag-aral at maging alagad ng pong may kapal. Sa mura mong gulang na ika'y sakitin na natili sa'yo.